On the question of personal relationship to our former president, no? Colonel Garma also mentioned earlier na when she applied for the position of general manager sa PCSO, she approached then special assistant to the president, Bongo, for the transmittal of her letter to the president to give the general manager position to somebody who has no background in that same institution is unheard of or unusual. I have mentioned it already, Mr. Chair, yung pong qualification ko, Mr. Chair, and then I submitted that. I applied for the position. I did not retire agad po when I applied kasi hindi ako sure kung tatanggapin po yung application ko. Our resource person is now saying that it is the choice of the former president during at that time to appoint or to grant the position of general manager of PCSO. Again, Mr. Chair, another inconsistency. Noong panahon ng inyong panunungkulan bilang station commander, particularly po noong 2016 nang nakaupo na po si President then Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo, alam niyo po ba na idineklara niya ang gera laban sa droga? I was on schooling during that time, Your Honor. I have no position from I think second week of January until the whole of 2016. Si Kai Calonso, kilala mo? Si Larry Calonso, kilala mo? Yes or no? Kai. Kilala mo, yung may-ari ng Noy Pits, yung restaurant. Yes or no? Dali. May pakikita ako sa'yo. Kilala mo, yes or no? Perhaps na-meet ko, Mr. Chair, but nakilala I cannot recall. Oh, yes, Mr. Yes. Chair. Perhaps, Mr. Chair, but kaya, I cannot recall. Kaya huwag ka na magsimulingin. Kasi nakikita naman namin dito. I would just like to pick up on a few points muna made earlier. First, nung kay Congressman Johnny Pimentel. And another point that was also brought up by our colleague, Congressman Raul Manuel. The first is on the question of personal relationship to our former president, no? Sabi niyo po, ma'am, and please confirm, na you did not or you do not ask favors from any political entity, any political figure, for the advancement or the enhancement of your career. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chair. Okay. That being said, it was also... Colonel Garma also mentioned earlier na when she applied for her position for the position of general manager sa PCSO, she approached then special assistant to the president Bongo for the transmittal of her letter to the president, to which she was given a reply na babasahin ito ni president. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, Mr. Chair, there is still inconsistencies pa rin with the testimonies or the narrations given by Colonel Garma, and we'd like to explore it even further. But to bring it back again to PCSO, so even if, sabi nga kanina ni Congressman Jay Suarez, na to give the general manager position to somebody who has no background in that same institution is unheard of or unusual. And kanina, sabi ni Congressman Raul, and I'd like to reiterate, what merits did you warrant to get the coveted position of General Manager of PCSO? Mr. Chair, yung pinalitan ko po ay isang general din po. Siguro din tanungin po natin, ano din ang... You know, then the chairman is also a retired general. Mr. Chair, I'd like to remind again our resource person. Can we please? Merits do you think po? That's it. I have mentioned it already, Mr. Chair, yung pong qualification ko, Mr. Chair, and then I submitted that. I applied for the position. I did not retire agad po when I applied kasi hindi ako sure kung tatanggapin po yung application ko. Hindi kayo sure, ma'am? Bakit? Hindi ako sure. I'm not sure. I'm not confident. I do not know. Maybe the president
it's the choice of the president kung sino pong ilalagay. So, makababasahin pa po like yung to, aking resume. Mr. Chair, I'd like to highlight that again. So, maybe the president, yeah, he will still study. Choice. Yeah, everybody knows it's the president your honor is going to choose. Correct. So, I submitted my application and he will decide whether I am qualified or I'm not qualified for the position, Mr. Chair. So, I waited before I retired. So, Mr. Chair, let me again bring back to another inconsistency kasi kanina po, sabi po ng ating resource person na she relied on her merits, on her work performance, on her job to be able to get to where she is. And in this case, as general manager of PCSO noon. And now, our resource person is now saying that it is the choice of the former president during at that time to appoint or to grant the position of general manager of PCSO. Again, Mr. Chair, another inconsistency. And speaking of inconsistencies, let me try to bring it back sa narrations sa mga sinumpang salaysay ng mga PDLs natin noon at ni Superintendent Padilla. To bring it back muna to Davao City, Colonel Garma, tama po ba na 2011 hanggang 2016 ay nakatalaga kayo bilang station commander ng Davao City in two different stations po? That's June of 2011, Mr. Chair. Apa. And I think first week of January of 2016 only, Mr. So, Chair. So tama po na your yes, station Mr. commander. Chair. Okay. Yes, Your Honor. Mr. Chair, noong panahon ng inyong panunungkulan bilang station commander, particularly po noong 2016 nang nakaupo na po si President then Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo, alam niyo po ba na idineklara niya ang gera laban sa droga? I was on schooling during that time, Your Honor. I have no position from I think second week of January until the whole of 2016 until December of 2016, I don't have any position. I was undergoing schooling, ma'am, Your Honor. Gusto ko lang po itanong, ma'am, kung nalaman niyo po ba na ito po yung sinabi po ng ating dating Pangulo na war on drugs po tayo ngayon. Lahat po siguro ng police aware. Correct. And even po hindi po police, Mr. Chair. It's a public knowledge, pati Your ako, Honor. Ma'am, college student pa ako yes, noon. Po, nalaman Honor. Ko rin yun. So, okay. At bilang isang station commander ng PNP po, na isang law enforcement agency, nakibahagi po ba kayo sa war on drugs na minandato ng ating dating Pangulo? Your Honor, hindi po ako station commander noong nag-start na po maging presidente. Mayor lang po siya noong nag-station commander ako, hindi po siya presidente, Your Honor. Okay. So, balik natin nun. Nung mayor po siya, tama po ba na very adamant or very passionate po yung dating mayor na Mayor Rodrigo Roa Duterte against din sa war on drugs? Tama po ba? Nung mayor po siya. We do not use the word war on drugs during those times, okay. Mr. Chair. Anti-drug campaign, anti-drug operations, tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, aware din po kayo na yun talaga yung naging top priority of then-mayor and now former President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? That was his campaign slogan, Your Honor, yes. Correct. So, okay. Kabilang po sa mandato ninyo bilang isang law enforcement officer, during that time, may mga nakikilala po ba kayo? Or at least na nalalaman po ba kayo mga operations kalaban or tinatarget ang mga drug personalities, mga drug lords and the like? May I be clarified kung yung nalalaman, how do we define nalalaman, Mr. Chair? As in, like for example, na mayroon suspect na kilalang drug lord or high profile target at pumupunta sa iyo or dumadating sa iyo na okay, ito yung operationan or kaya gumawa tayo ng isang operation para mahuli itong drug personality. No, Your Honor, that's not how it works on the ground.
We have to build a case, Your Honor. Mm-hmm. During that time when I was with CIDG, wala po kaming operation because more on financial investigation po ang CIDG. Sorry, more on? Financial investigation po na mga identified who has records on drugs based sa intel, Your Honor. So based po sa intel, nalaman niyo rin po na may mga Chinese drug lords na high-value targets na nandun din sa loob ng Dapicol at that time. Tama po ba? No, Your Honor. I'm not aware of that. Bakit? Because I was on schooling and I don't have any hand on any information or intel, none, Your Honor. Sino po ba yung in charge po dati sa CIDG during that time? I think during... before 2016 there is a two regional chief of CIDG nung 2016 po, Your Honor. Okay. Can you name both? I think it's Colonel Pernito, sir. Tama po ba na si Commissioner Leonardo was naging, also? Naging regional chief din po siya ng Region 11 and meron pa pong isa nung 2016, Your Honor. Your Honor. During the time na nandun yung mga Chinese drug lords, I'd like to direct this question naman to Commissioner Leonardo. Sir, aware po kayo na may mga high-profile Chinese drug lords, identified as Chinese drug lords, nandoon sa loob ng Dapicol. Tama po ba? Hindi particular po dun sa iniimbestigahan, Mr. Chair. Ang alam ko po, marami pong drug lord na nakakulong sa buong Bucor po, covered po ng Bucor. Okay. Thank you, Mr. Chair. So, bilang isa sa mga may matataas na posisyon sa isang law enforcement agency, for sure kilala niyo naman, kundi man lahat, or ilan, na mga malalaking mga criminals na noted na pumapasok sa Dapicol or any area within Davao City. Kasi part of investigation naman din yun. Tama po ba? Hindi po. Hindi po kami ni-inform kung... Okay. May mga ganun pong mga high profile na mga inmates. Kung pumapasok sa Dapicol, hindi kayo ini-inform? Hindi po kami kasali sa protocol na yon, Mr. Chair. Sino po ba yung ini-inform? Sino lang po ba yung mga nakakalaman based on your experience po, sir? Sa tingin niyo lang po. Tungkol po sa, may I be clarified, Mr. Chair? Yung sa pagpasok po ng mga high value or mga very in notable. In Dapicol, Mr. Chair. Pa? In Dapicol po. Yes po. In Dapicol po, wala po kaming business. Sila lang po yung nakakalam, mga taga Dapicol lang po, Mr. Chair. Would you agree with me, Mr. Chair, that si Superintendent Padilla would know na may mga high-value targets na pumapasok sa Dapicol? Possibly, alam niya po, Mr. Chair. I'd like to direct my question to Superintendent Padilla. Sir, nung pumasok yung mga high-value targets doon sa Dapicol, nalaman niyo po ba na sila po ay mga high-value targets identified on the get-go na high-value targets dahil sila ay Chinese drug lords? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, may mga salaysay kasi na nangyari ni PDL Jimmy Fortaleza and sa inyo po, Sir Padilla, that indicate na tumawag po si Colonel Garma that she mentioned na may mga high-value targets na ooperasyonan nila. Colonel Garma, do you confirm or deny making this call? I do not confirm, Your Honor. So you deny making this call? Yes, Your Honor. So are you saying na sa dalawang sinumpaang salaysay, mali po yung dalawang iyon na naka-notarize na under oath binalik dito sa ating committee, sinasabi niyo po ba na mali po sila at sa iyo po yung tama? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I'd like to put that on the record. Mr. Chair, again, Colonel Garma, you are under oath. So, yung sa tawag na yun, I'd like to direct this question naman to Jimmy Fortaleza. Sir, so tama po sir, di ba, na tumawag daw sa inyo si Colonel Garma kasi meron kang naka-assign na cellphone sa inyo and special ito na assignment, di ba? Yung mga cellphone daw, sabi niyo po dati, tinawagan kayo at binigay niyo kay Superintendent Padilla yung cellphone para makausap si Colonel Garma sa kanya. Tama po ba? Yes, Your Honor. Na yung tumawag si Colonel Garma
lumabas ba yung pangalan niya sa cellphone na siya yung tumatawag or ibang number ba to or dahil sa boses niya nakilala niyo? Yes, Your Honor. So, nakilala, lumabas ba yung pangalan niya sa cellphone? Yes, Your Honor, because I have a number of Colonel Garma, Your Honor. So, bale, naka-phonebook na? Yes, Your Honor. Okay. So, nalaman niyo na siya tumawag at sabi po niya na I think nasa sinumpaang salaysay niyo na pinapamigay niya yung cellphone kay Superintendent Padilla para makausap niya. Gusto niya makausap si Colonel Padilla, Your Honor. Okay. Thank you, Sir Fortaleza. And I'd like now to redirect this again to the supplemental affidavit na binigay ni, I'm sorry, the affidavit na binigay din ni Superintendent Padilla. Do you confirm, Mr. Padilla, na in your affidavit, nung tumawag si Colonel Garma kay Jimmy Fortaleza at binigay sa inyo yung cellphone, was there a threat made during that conversation? Sorry, Your Honor. Was there a threat? Ano ba yung topic ninyo? Yes, Your Honor. Ano ba yung naging topic ninyo nung sa phone call na yon? Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And I'd like to please continue. So number 5, ito ng sinumpang salaysay po, di ba? Yes, Your Honor. So allow me to continue na lang. Sabi niyo po, di ba, na Chief Garma told me may mga tao kami dyan na gagawa at huwag niyo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Tama po ba na ito mismo yung sinabi sa inyo, yung pag-abot ni Sir Jimmy Fortaleza ng cellphone, yes, sa inyo? Yes, Your Honor, Mr. Chair. And Colonel Garma, I'd like to redirect this question to you. Do you still deny making this phone call or making this, saying this inside the affidavit of Superintendent Padilla? Yes, Your Honor. Okay. Hypothetical question lang po, Colonel Garma. And in your expert opinion as CIDG, part of CIDG din dati, di ba you specialize on investigations, you specialize on at least, kumbaga, getting and gathering intel sa mga cases that you have to build up o kaya the cases that the PNP has to operate on. Tama po, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Hypothetical question lang po. Kung may isasagawang operasyon sa loob ng piitan to gather information, kailangan po ba ng participation or approval ng warden para magawa itong operation na ito? Hypothetical lang po, based on your expert opinion po. Kailangan po ba? Is it Mr. Chair? Okay. Kailangan po ba? It depends. Ng approval or cooperation ng warden? Yes, Your Honor. Okay. So, if for example, yung operasyon naman na iyon is to further charge or to kill anybody inside the penal colony, kailangan po ba 'to ng approval or cooperation ng warden? That is a illegal activity, Your Honor. I don't even want to give my opinion on that because so, it's illegal. Correct. Pero so bawal ito. Pero kung for example lang, again ma'am, hypothetical, may isang criminal na gustong pumatay ng isang tao na isang target niya sa loob ng penal colony. Kung nakikisaw-saw ang warden, magagawa ba ito o hindi? If the warden, I cannot give my opinion on a matter that is illegal, Mr. Chair. Ma'am, you are decorated. You are in the CIDG, CIDG, which means that these kinds of investigations are no stranger to you. You would know to be able to solve a case and to investigate it well. Kailangan niyo rin na so, you have to think in the minds also of the criminals din para malaman mo kung ano yung next move nila. So are you saying, ma'am,
na despite your expert opinion, you cannot give us Mr. Chair, an opinion regarding this? It depends on the facts of the case, Mr. Chair. So, ma'am, I do not understand the facts of the case. Mr. Chair, I'd like to reiterate. We're trying to speak hypothesis muna, yes, ma'am. Yes, Mr. Chair. So what? Kung may gustong pumatay ng isang inmate at nakikisaw-saw or alam ng warden at binabawal niya, magagawa ba yung pagpatay? Yes or no? Everything is possible, Mr. Chair. Yes or no po, ma'am? Everything is possible, Mr. Chair. Okay. So is it also possible na para maging very successful yung pagpatay ng tatlong Chinese nationals na kailangan dapat na hindi makisaw-saw or hindi dapat involved yung warden or mag-back out yung warden para smooth yung operation sa pagpatay ng tatlong Chinese nationals noon? Your Honor, everything is possible. Nangyari na po ito, ma'am. Which means na in order for that operation to be successful, kailangan dapat na mag-back out yung warden. Pero dahil kasi hindi siya nag-back out, kailangan dapat ng other methods of force such as threats or bribes. Superintendent Padilla, kung hindi kayo bribe or threaten, papayag ba kayo na may mangyari ng ganyan sa loob ng Dapicol under your watch? No, Your Honor. Correct. Kasi yung pangalan nyo, yung lulutaw as the person responsible. So, Mr. Chair, I'd like to point out, Mr. Chair, na there are very many inconsistencies again. The reason why na we brought out the hypotheticals po is because na in order for an operation this complex to happen, there are many moving parts na kailangan dapat mangyari. And one critical part that has to happen is that dapat hindi involved or dapat there is the omission of the then warden Superintendent Padilla for that operation to be very successful. Kasi kung nandun si warden, kung nakikisaw-saw si warden, kung alam ni warden na mangyayari yun at binawalan niya, then this wouldn't have happened at all. Kaya naawa ko, Sir, Superintendent Padilla, again, I respect you coming forward. I respect also the fact that even if there are threats to your life, especially as what was stated din sa loob ng inyong sinumpaang salaysay, na you still went forth and came out also with what you've shown as the truth. Now, tinatanong ko kasi yung mga katanungan ito, Colonel Garma, dahil lumalabas po sa mga testimonya ng ilang saksi na kayo po ang tinuturo bilang nag-uutos o namumuno ng operasyon sa pagpatay ng Chinese nationals sa Dapicol. Not just one or two, three. Tatlong sinumpang salaysay point to you as the mastermind behind this. Sa nasabing pagbisita, nabanggit ni Major Fortaleza na binisita niyo siya sa Davao Penal Colony kasama ni Colonel Villela and Colonel Grijaldo matapos ang panalo ni Presidente Duterte noong 2016 elections. Ayon po kay Fortaleza, sinabi na rin ako sa kanya na may operasyon ako sa mga Chinese na ito. Dagdag pa niya, nang ibig sabihin daw ng operasyon ay may papatayin. Dagdag pa po sa salaysay din ni Major Fortaleza na tinawagan niyo raw siya muli upang utusan na bigyan ng pagkain sina Tata at Andy. Totoo ba to? Bakit niyo pa sila bigyan ng special na attention? Ginagawa niyo ba to sa ibang inmates? Nobody knows, di ba? Pero sabi nga sa salaysay ni Jimmy Fortaleza na yun nangyari. And bukod pa kay Fortaleza, sa sinumpaang salaysay ni Superintendent Padilla, malinaw na tinuturo din kayo bilang nasa likod ng operasyon ng pagpatay ng mga Chinese nationals sa Dapicol. Sa kanyang salaysay, under paragraphs 5, 6, and 7, na kayo po ang direktang in-implicate po nito. And base din po sa sinumpaang salaysay ni Superintendent Padilla, lumalabas na siya ay sinuhulan o kaya pinilit
na umatras at huwag makialam sa operasyong nauwi sa pagpatay ng tatlong Chinese nationals sa Dapicol. Ayon kay Superintendent Padilla na si Ma'am or Colonel Garma ang nagbigay ng direktang utos na huwag siyang maghimasok sa operasyon kahit pa ito ay magre-resulta sa pagkamatay ng mga high-profile inmates. Again, Colonel Garma, do you deny these allegations against you? Yes, Your Honor. No further questions, Mr. Chair. I think the public has heard what they need to hear. Again, Mr. Chair, as a passing, as the final comment lang, Mr. Chair, let me remind again, all those resource persons inside here are under oath. No? And in the search for the truth, we will still continue to push for these questions again. Mr. Chair, thank you. Thank you, Congressman Almario. The next to interpolate is Congressman, our co-chair, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Thank you so much, Chairman. GM Garma, a while ago you were asked kung kailan ka po na-assign sa PCSO. When was this? November 18, 2018? I think July 15, Mr. Chair, 2019. Okay, you started July 2019. Yes, Mr. Chair. July 2019. Oh. And sinabi mo rin kanina sa committee na to that the reason why you stopped the gaming products that are listed on the PCSO was because nalulugi ang gobyerno. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Okay. So, nalulugi ang gobyerno. So, aside sa pinatigil mo po yung mga games, what did you do? Mr. Chair, I reviewed all the contracts and there were illegal transactions like waivers which is not allowed under kasi may mga COA findings po. And then there are reductions of monthly GMMRR from STLs that are board resolution lang po and then implement without any contract or without cancellation of the previous contract. And these are almost half of the original income that should go to government. To the sana. Government. Yeah. So, yung iba din po ay hindi nagbayad. And I think this is more than 5 billion pesos when I assume the position, Mr. Chair. My co-chair is asking, what do you mean by GMMR? Or? Guaranteed monthly retail receipt. That is the guaranteed monthly sales that supposedly, quota, kumbaga, okay. In layman's term, is the monthly quota okay. Of all STLs, Mr. Chair. Chairman, Colonel Garma, I just wanted to show a annual revenue no, from gaming products from 2016 up to 2023. Can we kindly show the graph? Yan. Okay. Okay. Chairman Garma, no, GM, I want you to realize that noong 2016, ang kinita po ng PCSO is 39.5 billion. Noong 2017 po, ang kinita po ng PCSO sa annual product sila is 52.9 billion. Noong 2018 po, 63.5 billion. Noong 2019, nung dumating po kayo, naging 44 billion. Nag-down po ng 19 billion. At nung nakaupo na po kayo hanggang 2020, 18.6 billion na lang ang naging kita ng PCSO. Noong 2020, bumaba tayo ng 45 billion. At noong 2021, kukumpara mo siya ng 2018, bumaba tayo ng 20 billion. At noong 2022, nung kayo po ay umalis na, bumaba pa rin po tayo ng 6 billion. So, kanina sinasabi mo, the reason why pinatigil mo ang mga gaming products because bumababa ang kita ng gobyerno. Bumaba tayo ng 90 billion sa panahon ng panunungkulan mo. From 2016 to 2018, show the graph again, hindi bumaba ang kita ng PCSO. 2016, 2017,
2018, pero dumating ka, bumaba ng 19 billion, 2020, bumaba ng 45 billion, 2021, 20 billion, 2022, 60 billion, 60 billion. Why is that so? Yeah, true, Mr. Chair, sa 2019, records would show naman talaga may pandemic noong 2019, na suspend yung game for a few months. So, walang gaming lahat po. So, walang kita si PCSO. And then, pagpasok po na 2020, was pandemic. And then, 2021, we are recovering kasi on and off, may palaro, mayroon mag-close kasi may ma-COVID. So, hindi po stable talaga lahat. So, yan po yung naging challenge po ng 2020 and 2021. And during those time po, may mga products na rin po kami na expired na po yung contract at the board decided not to renew the games anymore. So, yun po yung nangyari, kaya po bumaba. Ang tanong ko sa iyo, ang tanong ko sa iyo, sa loob ng termino mo, tatlong taon, 90 bilyon na nawala sa atin, considering na meron ng pandemic. But during pandemic, during 2019, at bumalik na siya ng 2020, is it just proper to justify that 90 billion? Sabihin na natin 40 billion na nawala, sabihin na natin 50 billion na nawala, pero still, yung pagbaba ng koleksyon ng PCSO under your leadership, hindi tama eh. Ang dami na walang pera. Now, ngayon, ang tanong ko sa iyo, Chairman, GM, okay. So, during the time that you have a bad relationship with your former husband, di ba? Si Colonel Villala. Yes, Mr. Chair. Si Colonel Villala, do you have what kind of relationship do you have with him after your annulment? It was only lately that we became civil after I finally forgiven him 100%, Mr. Chair. When was this na naging civil kayong dalawa? Mga 2017 or 18. 2018. Or 16. So in other words, you are in speaking terms already? Yes, for the sake of the child, Mr. Chair. Ano ba si Colonel Villala? I think we have invited the Colonel Villala. Andito ba? Si Colonel Villala? The former husband of... Wala. So we'll be inviting him over, no? To be a part of this hearing, Mr. Chair, no? After your retirement, GM, were you able to save something for yourself and for your child? Yes, Mr. Chair. So, do you think it's sufficient enough to have a decent living? Yes, Mr. Chair. Are you familiar with the Pinoy Beats bar and restaurant in America? The six restaurants, Pinoy Beats Bar and Grill sa Las Vegas, sa downtown LA, sa Los Angeles. Are you familiar with these restaurants? Yes, Mr. Chair. You're familiar? Do you have an association with these restaurants? No, Mr. Chair. Why are you familiar with this? Kumain na po ako dyan, Mr. Chair. Kumain ka na? Yes, Mr. Yes, Chair. And do you know a certain Lauro Calonso? Mr. Chair? Do you know Lauro Calonso? Lauro Alonso? Yes. Do you know him? I don't know the name. If I can see the face, Mr. Chair, perhaps... Sige, I will be posting it in our... No, in our andiyan ba si Villala? Wala nga daw eh. I'm asking for the presence of Colonel Villala. So we will be inviting over, no? Because this is your former husband, am I correct? Yes, Mr. Chair. Yes. And this is him as well, right? In the Pinoy Beats. Together with a certain Chris Hero. You know Chris Hero?
Maybe sa mukha lang po, Mr. Chair, but sa okay. names, I'm very poor on names, Mr. Chair. Be truthful. Yes, no? Mr. Chair. Because we are not showing yet others, no? We're just trying to establish muna yung ownership, no? Yes, sir. So, anyway, do you know a certain Nolas Comerlusa? Nolasco Merluza. I'm not familiar of the name. Maybe have you been with him? Have you been with him? Yes or no? Kung makita ko po muka, pwede ko pong maalala, Mr. Chair. But names, I'm very poor on names, Mr. Chair. Ito na, sinasabi ko sa iyo, ayan, oh. Si Kai Calonso, kilala mo? Si Larry Calonso, kilala mo? Yes or no? Kai. Kilala mo, yung may-ari ng Noy Pits, yung restaurant. Yes or no? Dali, may pakikita ako sa'yo. Kilala mo, yes or no? Perhaps na-meet ko, Mr. Chair, but nakilala I cannot recall. Oh, yes, Mr. Yes. Chair, perhaps, Mr. Chair, but kaya I cannot recall. Kaya huwag ka na magsinungaling eh. Yes. Kasi nga nakikita naman namin dito eh. Andito na nga, oh, galing sa United States. Ha? Andito na po yung mga sa State of California, yung mga pangalan nila. Ha? And of course, we will establish that. Don't worry. We will reach that. Now, tanong ko sa iyo, GM. You know, a certain Loretta Villarta Grear? Yes. Yes, Mr. Chair. Pangalan niya, Lot-Lot, correct? Yes, Mr. Yes. Chair. So, si Lot-Lot, trusted mo siya, di ba? Yes, Mr. Yes, Chair. Yes, trusted mo siya. May I invite SPO for Loretta Villarta Grear on the next hearing, Mr. Chairman? Active pa ba siya? Retired na po, Mr. Retired Chair. Na siya. How about Lieutenant Colonel Barondog? Do you know this guy? Yes, Mr. Chair. Yes, and as a matter of fact, he was ambushed together with his wife, Yvonne, di ba? Yes, Mr. During Chair. During the time that you were the head of yes, the... Yes, Mr. Chair. Of the Davao. Davao ba yun? Davao, Cebu. Cebu. Yes, Cebu. Okay. Itong si Yvonne, Barondog, ano siya? Is he a politician? Public servant? Barangay captain? Is she a barangay captain? When I met her, she was the barangay... Correct. She was a barangay captain of Calamba. Yes, Mr. Chair. Correct. Doon sa tinatawag nating Cebu Hilltop. Tama? Do you have a property in Hilltop? None, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. You're under oath? Yes, Your Honor. Okay, wala sa pangalan mo? Wala, Mr. Chair. Yun, wala sa pangalan mo. Nasa iba. Tama? No, Mr. Chair. Okay. Right. So, do you have a former boyfriend from the province of Laguna? A politician? Laguna? Yes. Wala? Wala, Mr. Chair. Are you sure? Again? Yes, Mr. Chair. Alright, sige. I'm just asking you, ha? Para at least, Mr. Chairman, the reason why I'm asking the relationship, medyo meron lang tayong, hindi lang muna natin the divulge, but of course, in the right time, we will. Do you have a property in Santa Maria, Laguna? None, Your Honor. None? Wala, wala po. Kang kalahating bundok na pag-aari mo sa Santa Maria, Laguna? Wala po, Your Honor. Okay, I will check it out. I'm from Laguna. Rest house sa Bulacan? Bulacan? Yes. Wala rin. Wala po akong rest house sa Bulacan, Mr. Chair. How about a house in Hawaii? Wala din po, Mr. Okay, Chair. Okay, wala din. Alright. So, nung nasa PCSO ka, nag-away kayo ni Sandra Cam. Am I correct? It's a love and hate relationship, Mr. Love Chair. And hate relationship. And what's the reason why you have a love and hate relationship with Sandra Cam? Mr. Chair, sometimes we have different opinions. On Mr. what? Chair. Different opinions on what? On some concerns of what PCSO. What is his concern? Like what? An example, oh, what?
Minsan po sa STL. Oh, why? Why ano STL? When we formulated the IRR, we have different opinions, Mr. Chair, on matters pertaining to waivers, whether it is illegal or legal. So we have different opinions on that matter. Was this issue of love and hate relationship reach the Senate? No. Yes or no? I don't remember, Mr. Chair. In the House of Representatives. Hindi rin po, Mr. Chair. Hindi kayo nagkaroon ng hearing sa Senate? You are lying, ha? No, hindi po ako. You are lying. But this issue reached the Senate committee. Am I correct? Napag-usapan ba ito sa committee? Hindi. Your love and hate relationship with Sandra Kang, does it reach the Senate committee on games? I cannot recall, Mr. Chair, that we reached the Senate. I think it was the other general manager and chairman, Mr. Chair, but not me. So, hindi ikaw yun? I think it's not me. We never reached the Senate. Yes, sige, I will check the records on this, ha? Because I haven't watched that issue yet. But I'll be trying to find out if this issue of the Sandra Kam and you really exist in the hearing of the Senate or even here in the House of Representatives. So, in other words, Mr. Chairman, ano, the reason why I tackled that issue, because may kinalaman po to do sa pagtaas at pagbaba ng pondo ng PCSO that was tackled by the members and the directors of the PCSO when GM Garma was the head of that agency. Just come to think of it, it's only during her time na bumaba, sabihin na natin that pandemic, but 90 billion? Lost to the government? Why and how? Di ba? So, Madam Chair, I will be... Madam Chair, sorry. Mr. Chair, I wanted to reiterate my invitation to SPO for Loretta Villarta Grayar alias Lot Lot, si Lieutenant Colonel Barondog ng Class 2007 PNPA, and also Colonel Villela must be invited over. And also, soon, Mr. Chairman, I'll be inviting over also those owners of these restaurants and at the same time, yung pong mga minention ko pong properties. For now, Mr. Chairman, I'll be yielding my time to the others who wanted to interpolate. And thank you so much for this opportunity. Thank you, Congressman Fernandez. Comsec, please take note of the names that the committee will invite in the next hearing on the subject matter of extrajudicial killings. Congressman J. Kung Hoon, you are recognized. Good afternoon, Mr. Chair. Maaari ko po bang iparating ang aking katanungan kay Colonel Leonardo? Please proceed. Maraming salamat. Magandang hapon po, Colonel Leonardo. Magandang hapon po, Mr. Chair. Kumusta po kayo? Mabuti po. Colonel Edilberto Leonardo, base po sa inyong naging mahabang karera, kayo po ay humawak ng mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Currently, kayo po ay NAPOLCOM Commissioner na appoint po noong February 2022, at meron po kayong fixed term na 6 taon. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Sino pong nag-appoint sa inyo sa posisyong ito? Previous administration po. Sino po? Former President Rodrigo Roa Duterte, Mr. Chair. Bago po kayo naging commissioner ng NAPOLCOM, kayo po ay naging regional chief of the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, in Davao Region. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Sino rin po ang nag-appoint sa inyo sa posisyon pong ito? The Chief PNP during that time, Mr. Chair. Sino po siya? I'm not sure, Mr. Chair. First week of July, Mr. Chair, when I was appointed as a Regional 11 CIDG, Mr. Chair. Okay. I'm not sure kung nakaupo na po si Senator Batot po noon as Chief PNP, Mr. Chair. Okay po.
Narinig niyo po ba, Colonel Leonardo, yung sinalaysay nila Leopoldo Untalantan at Fernando Magdadaro tungkol sa pagpatay ng tatlong Chinese drug lord noong August 2016? Naka-assign ka po sa Davao kasi noon. Narinig niyo po ba yun? May I be clarified, Mr. Chair? Ano po yung particular na na narinig po? No. Yung pagpatay sa Davao ng tatlong Chinese drug lord noong August 2016 dahil naka-assign po kayo sa Davao noon. Nalaman ko po kasi itong namatay ng mga Chinese drug lord sa ano lang po. Itong napapanood ko sa TV at saka nung nagbanggit-banggit na po sila, Mr. Chair. Ah, napanood niyo lang po sa TV? Yes, Mr. Chair. Kasi po, napakalapit po ng inyong opisina sa Davao Prison Penal Farm dahil kayo po ay nasa Davao City noon at naka-assign sa Camp Sergeant Quintin M. Mercedito. Tama po ba? Mr. Chair, sa ano po ako, Davao City Police Office located in San Pedro, Davao City, Mr. Chair. Hindi po kayo nakaano sa Sergeant Quintin Mercedito Buhangin, Davao City noong panahon na yon? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Noong 2017, na-assign kayo bilang commander ng Manila Police District. Tama po ba? 2015 po, Mr. Chair. Hindi po nung 2015 kayo na-assign. Hindi po nung 2017. Hindi po, Mr. Chair. Okay. So, na-assign po ba kayo sa kahit anong detachment sa Metro Manila? Na-assign po ako as station commander ng Station 10 and Station 2, Mr. J. Kailan po yun? 2015 to 2016, July, Mr. J. July. Okay. Nung kayo po yung nagretiro, ano po ang ginawa niyo pagkatapos niyo po mag-retire? I opted to retire because in view of my appointment as undersecretary, Mr. Chair. Undersecretary po. So kayo po ay naging USEC for Protected Areas and Special Concern at the Department of Environment and Natural Resources. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Pero po noong September 17, 2020, bago po yun, kayo po ay naging... Kayo po ay na-appoint, no? Bilang USEC for Protected Areas and Special Concerns. Ano po yung trabaho na inyong opisina doon? Marami po, Mr. Jay. I conduct executive visitation sa mga protected areas po. And then we're trying to create a concept that would further protect yung ating mga protected areas, Mr. Chair. Pero po, bago kayo naging director, no? Bago kayo naging USEC, naging director ka muna ng Biodiversity Management Bureau, tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ano po ba ang trabaho nito? BNB, ano po, to manage the operations of the Biodiversity Management Bureau and mostly policy and guidelines in support to the regional offices po ng DNR, Mr. Chair. Colonel, ano po ang natapos po ninyo sa inyong pag-aaral? I graduated bachelor po. Meron po akong PhD sa leadership and management. Meron din po akong master degree sa educational management. Meron din, and I graduated in the PNPA, Mr. Chair. Colonel, napakalayo po ng expertise ninyo. Ang expertise po ninyo is sa military, peace and order. Ano po bang kinalaman nito sa pagkaka-appoint ninyo bilang sa Department of Environment and Natural Resources?
as a person ako po ay I think hindi po kailangan na maging expert doon sa isang bagay para po makatulong sa pagprotekta ng ating environment, Mr. Chair. Katulad po nito, kayo po ay naging director ng BMB. Ang primary charter ng BMB is the under the Department of Natural Resources is responsible for conservation and sustainable management of the country's biodiversity. Kilala niyo po ba ang director ngayon ng BMB, si Director Marcel Armaro Jr.? Hindi po familiar sa akin. Ipakikilala ko po siya. Si Director Armaro ay isang registered professional forester ay may iba't ibang awards sa field niya. May master's in siya sa public management, may graduate diploma sa agricultural economics from abroad. Pero kayo sir, napakalayo po ng inyong pinag-aralan sa biodiversity management. Kaya nagtataka po ako kung paano kayo na-appoint at naging USEC, eh napakalayo po ng inyong pinag-aralan sa DNR. Tingin po ninyo, ano pong dahilan kaya ba't po kayo na-appoint sa DNR? Yung pong mga posisyon na yun ay nangangailangan po ng expert sa leadership and management, to which I think qualified naman po ako kasi... Mr. Chair, can I request the resource person speak a little bit louder and nearer to the mic? Yes, sir. Sorry po. Kung pakiulit lang yung sagot. Ako po ay may PhD naman po sa leadership and management. And I think to hold that position, I honestly think that I am qualified to handle such position, Mr. Chair. Sino po ang nag-appoint sa inyo sa position na yan? Former General... si Matu, Mr. Chair. Former DNR Secretary si Matu, Mr. Chair. Sa pag-upo niyo po bilang USEC ng DNR, sino po nag-appoint sa inyo? Si former President PRRD po, Mr. Chair. Kung ganon, bakit po tingin ninyo na kayo ang napili ni Presidente Duterte para sa posisyon na yon? Baka po nakita niya na pwede naman po siguro akong humandle ng posisyon na yun, Mr. Chair. Hindi ko po alam. Hindi ko po masabi. Bakit. Kasi po kanina, kay Colonel Garma, napakalayo po ng pinag-aralan din ni Colonel Rina Garma at na-appoint po siya na PCSO. Ang tingin ko po, ang number one qualifications ni Colonel Rina Garma, kaya siya na-appoint sa PCSO, is yung closest niya sa ating Pangulo. Tingin niyo po ba ang number one qualifications po ninyo, Colonel Leonardo, kaya po kayo na-appoint sa posisyon na yan, eh dahil po yung closest din po sa dating Pangulo? Possibly, Mr. Chair. Pero hindi po ako ganun ka-close sa Pangulo, Mr. Chair. Okay po. May utang ng loob po ba sa inyo ang ating former president? Wala po, Mr. Chair. May nagawa po ba kayong mga pabor sa ating dating Pangulo para i-appoint kayo sa posisyon na yan? Maliban po sa paglilingkod ko bilang CIDG sa Davao City, Mr. Chair, yun lang po ang natatandaan ko at hindi naman sa tingin ko ay pabor yun, kundi yun ay tungkulin ko lamang po. Agdamba ng mabuti yung tungkulin, Mr. Chair. Colonel Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? Ito ay general opinion lang po ang may bibigyan. So, noong 2016 po, prior 2016 po,
napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Talaga pong kahit kaming mga police, police po ako noon, nakita ko po halos sa hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng droga na maliliit lamang dahil ang dami pang dapat na unahin yung pong mga pushers and mga drug lords nung mga panahon po na yon. Kaya naniniwala ako na I believe no doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakinabangan ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. Maraming salamat po kay Leonardo. Meron po ba kayong katungkulin sa naging laban on war on drugs ng previous administration? Mula po nung ako'y CIDG, ay nanunong ko lang bilang CIDG ay marami po akong mga operation na nasamahan sa anti-illegal drugs po, Mr. Chair, na nagtagumpay naman po. Yung ilan po ba rito, kasama ni po ninyo si Colonel Ruina Garma? Wala po akong matanda na kasama. Maaring meron. Meron po, Mr. Kasi na-assign din po siya ng Davao City. Maari po. Kasi po, marami po kaming sa Davao City po ang approach namin. Lahat po ng agency ay kasali. Kasali po yung PDEA, kasali po yung mga, even yung other law enforcement agency, Mr. Chair. Okay. So, maaari po nating sabihin na talagang sinusuportahan po ninyo yung war on drugs ng ating dating presidente. Personal po, sinusuportahan ko po, Mr. Chair. Yung war on drugs po ng ating ng previous administration, maaari niyo po bang i-describe kung ano po yung mga proseso ng war on drugs ng nakarang administrasyon? Ano yung kanyang mga components? Mag-i-start po 2016 dahil ako po ay 2016 CIDG na po ako eh. Meron pong order sa amin na ang CIDG will refrain from hindi ko lang po sure kung kailan lumabas po yung na kami po hindi na po pwedeng mag-operate ng against anti-illegal drugs. Ang role namin dun po sa war on drugs na yon ay yung mga financial investigation po. Yun po kami tinraining kaming lahat po ng mga regional chief during that time po, Mr. Chair. Pakiulit po, financial ano po? Financial investigation po sa mga suspects sa personalities involved po sa illegal drugs, Mr. Chair. So ibig sabihin po ang ino-operate po ninyo yung mga malalaking tao. Mga basta investigation po ng kanilang financial nung mga personality na covered po ng investigation ng region para on my part, Mr. Chair. At kasama niyo po rito si Colonel Ruina Garma. Hindi po, Mr. Chair, kasi 2016 hindi na po kami magkasama. 2016 po yung binabanggit ko, Mr. Chair. Okay. So 2016 and beyond, hindi na kayo nagsama ni Colonel Ruina Garma sa kahit anong operation, hindi kayo nag-usap? Hindi na po, Mr. Chair. Hindi po kasi Region 11 lang po ako for the whole time that I was the regional chief po ng CIDG 11. Never I engaged dun sa outside the operations po ng CIDG 11. Hindi po ba na kayo po ni Colonel Ruina Garma ang talagang pinagkakatiwalaan po ng ating presidente lalong-lalo na po sa operation no ng war on drugs? Actually, parang sa Davao po siguro, maaaring masabi ko sa Davao. Marami po kasing hindi ko po masabi, Mr. Chair, hindi ko po sa part po ng presidente nung araw kung talaga po bang nagtitiwala siya sa akin. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Nagtitiwala po ang ating Pangulo sa inyo kasi inappoint niya po kayo ng
USEC, maari ng po, Department ng Department of Environment and Natural Resources, kahit po wala po kayong background regarding dun sa DNR. Malayo po kasi nagtapos po kayo sa PNPA, tama po ba? PNPA, po, Mr. military, yan po ang background ninyo. Pero kahit na po kayo tapos sa kaalaman sa DNR, eh na-appoint po kayo ng ating Pangulo. So, it shows lang na talagang malapit kayo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maari po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, can I just interject? Yes, an interjection lang from what... Is this related to the question? Yes, it's related. Okay, please proceed. Colonel Leonardo, Colonel ba? Colonel, how do you, General, ano po ang posisyon ng nakamit po ninyo? Sa ngayon po, Mr. Chair, Commissioner po ako ng National Police Commission. Hanggang ngayon? Yes po, Mr. Chair. Active pa rin po kayo? Active pa po, Mr. Chair. Oh. Kailan po kayo na appoint bilang USEC ng DNR? February 2022, Mr. Chair. February 2020? 22, Mr. Chair. 22? Yes po, Mr. Chair. Okay. At nung sinusundan ko po yung interpolation ng aking tukayo, Congressman Jay Kong Hoon, ang hinawakan niyo pong posisyon po doon ay in charge of biodiversity, correct? Yes po, Mr. Chair. Would you consider the Philippines as one of the most biodiverse countries in the world? Yes po, Mr. Chair. Ang ilan po yung Pilipinas? Hindi lang po ako sure kung pangilan, Mr. Chair. Pampito. Matanong ko lang, Colonel Leonardo, gaano katagal niyo pong hinawakan yung posisyon sa DNR? Yung BMB po, I think, kung di po ako nagkakamali, ilang buwan lang po, parang OIC lang po ako doon kasi po parang napalitan o nalipat o napalitan po yung BMB director po nung time na yun, Mr. Chair. So would you know why napakaikli lang po yung panahon? I used to work in the DNR, by the way, just to let you know. Opo, Mr. Chair. Maikli lang po. Actually, sinabi lang po ako bigla na hawakan mo muna hanggang sa... Sino ang nagsabi sa iyo na hawakan mo muna? Si former DNR Secretary si Matu, Mr. Chair. Ah, okay. And former Secretary si Matu is AFP, correct? Correct po, Mr. Chair. Oh, tapos ikayo ay PNP po, PNP, Mr. Chair. Oo. So, ano naman po kaya ang nag-udyok kay Secretary si Matu para sabihan kayo na hawakan mo muna? At kung bakit kayo? I mean, sa sobrang daming Pilipino na nabubuhay, na kwalipikado, bakit kayo? Yun po ang pagkakalam ko, habang wala pa lang pong napipili. Yun po ang pagkakalam ko. At kayo ang napili, pansamantala na italaga muna na USEC. Hindi po yun na USEC position. Yun po ay director position po yung BMB. Pakiulit lang po ulit. Yung pong Biodiversity Management Bureau, director... Sandali nyo lang nahawakan yung sandali bureau. Sandali lang po. Kaso lang yung pagiging USEC. Yung USEC po, 1 year and 7 months po akong USEC. 1 year and 7 months kayong nailagay doon. Okay. So 1 year and 7 months po na naitalaga po kayong pagka-USEC. It started when? What year? September 2020, Mr. Chair. September 2020 po. 2020. Opo. So kung 1 year and 7, sabi niyo 1 year and ilang months? 7 months, I think, Mr. Chair. Pagkatapos po noon, Napolcom na po, Mr. Chair. Napolcom. So napakaganda naman po ng career path ninyo, no? Diba, USEC, tapos biglang nailagay kayo sa Napolcom position. Would you agree with me when I say that? Hindi naman po bed of process itong aking posisyon, Mr. Chair. You don't agree with me when I say that
Maganda na rin po, Mr. Chair. I would, swerte din, di ba? Opo, Mr. Chair. Kasi isipin ninyo, USEC kayo, tapos ngayon, Napolcom. Kasi lang ang tanong ko, bakit kayo naalis na pagka-USEC? Dahil po ako yung na-appoint na po as Napolcom. Hindi, hindi. Bakit po kayo nawala sa pagka-USEC ng DNR? Dahil nga po na-appoint po ako noong February 2022. There wasn't anything that happened in the department that may have caused your early exit from the DNR? Wala po, Mr. Okay. Chair. So, anyway, Mr. Chair, the reason why I wanted to stress that point is because similar to what Congressman Jay Kong-hoon has mentioned, it seems that the career paths of our two resource persons seem to be parallel. Of course, coming from the same place, having the same friends, and upon retirement, finding plum positions where they benefit from. So, matanong ko lang din, ano, kasi mukhang parehas po yung career path po na tinatahak ninyong dalawa, Colonel Leonardo at GM Garma. Ano po ang pakiramdam ninyo na parehas din po yata kayong na pasama sa ICC investigation? And malungkot din po kasi ba't kami nasali po dun sa ICC? Okay. So, hindi nyo po alam kung bakit? Hindi po alam. No further questions, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.